Hi guys, Martes na naman, kaya naman for the aga ang gising ng person. Ako kasi ang magluluto ng ulam na babaunin ng mga bata. Kaya habang tulog pa nga itong maliit na ito, sinamantala ko nga at ako'y bumangon na. Napakahirap kasing kumilos kapag kangainin na gising at sobrang regalig. Manang mana. Pero dito nga ulit tayo magluluto sa dirty kitchen namin. Eh wala naman kami ibang kusina kundi ito lang. Kailangan ko na naman nga itong linisin at sobrang dugyot na naman. Tapos ko nga dyan, ito nga kinuha ko na nga yung ulam na lulutuin ko. Wala ang katapusang adobo nga ang kanilang request dyan. Dali na rin nga ako nagsaing para man mamaya ay ulam na nga lang yung lulutuin ko. At pagkasala ko nga ng sinaing, ito naman at ako yung magtitimpla ng aming kape. Kaso yung narinig ko kaagad na may nag-iiyak na bata. Kaya naman ako'y dali-dali nga tumakbo at nakita ko nga ay nakalugmok na at nag-iiyak na. Sira na kasi ang tulog niyan kapag kaiyan na hindi ko agad pinasaka ng dede. Buti na nga lang at siya'y bumitaw agad, ibig sabihin na siya'y tulog na. Kaya naman ako'y bumalik na nga sa kusina at ako'y magtitimpla nga ng kape namin. Painit na nga rin kami ng tubig, pampaligo nga at pantimpla nitong kape. Kahirap pa namang maligo sa umaga lalo na kapag napakalamig ng tubig. Buti na nga lang talaga at bumalik na nga sa pagkatulog si baby kung hindi talaga ako makakakilos ng maayos. Kaya kailangan talaga eh, habang nga siya itulog, ako'y paspasa ng kilos. Kaya heto, at habang ako yung nagkakape, sinalang ko na rin yung kawali at nilagyan ko na rin ng mantika. Linis ko na nga itong bawang at nilagay ko na rin itong manok. Hindi ko na nga muna ito nilalagyan ng tubig dahil kusa nang lalabas yung tubig nitong manok. At yun na nga yung magsisibing pampalasa niya. Takpan at hintay yung kumulo at pag kumukulo na nga, isa kahalu-haluin. Para magpantay-pantay yung pagkakaluto ng mga manok. Hindi ko alam kung ganito rin ba yung way na pagluluto ng iba, pero ganito kasi ako magluto ng adobo. Kaya huwag niyo po akong ibabash kung may mga napapansin po kayong kakaiba dahil kanya-kanya po tayo yung teknik ng pagluluto. Kapag ganitong lumalabas na nga yung katas ng manok, ay pwede niyo na nga siyang timplahan. Kaya naman nilagyan ko na nga siya ng pamintang durog. Nilagyan ko na nga rin niya ng tubig para naman magkaroon ng sabaw yung adobo at nilagyan ko na nga rin ng sarili ko. Este ng toyo pala. Haluin nga lang ng konti para naman kumalat yung toyo. At dinagdagan ko na nga rin ito ng asukal para naman maglaban yung tamis at anghang. Nilagyan ko na nga rin pala nitong sili para naman kahit pa paano may nalaban. Siyempre, huwag kakalimutan na suka at yan ang magpapakumpleto sa ating adobo. Pero favorite talaga nila yung mga ganyang klaseng adobo, yung maaanghang. Itong ulam nga na ito ay hanggang tanghalian na namin. At nang maluto nga itong aking sinaing, nilagyan ko na nga rin yung baon nila ng kanin para naman malamig na kapag katinakpan. Sa susunod na school year, ay tatlo na nga yung magbabaon ng lunch. Dahil si Ate Kulot ay grade 1 na nga pagpasok, ay maghapon na rin ang pasok kaya naman magbabaon na rin siya ng tanghalian. May nakita nga akong pipino sa rep kaya naman ginet-get ko nga at para naman kahit papaano eh, meron silang makakain na gulay. Buti na nga lang at sila ay talaga namang nakain ng gulay. At pagkatapos nga i-prepare yung kanilang lunch, eh, ito naman kanilang baon sa recess. At pagkatapos ko nga i-prepare yung kanilang mga baon, ito naman kanilang mga buhok ang aking inintindi. Ito nga kay Sherry, ay ang gusto niya, yung kagaya daw ng kay Wednesday. Sa mga oras nga na yan, ako nga itagtad na naman ng sermon ng kay Aga-Aga. Kaya ang nanay pa naman, kapag nag-sermon nga, ibalik na sa mga nakaraan. Yun lang, maraming salamat. God bless!